possibly kasi na rin si ano eh, si Kyrie, napabasa na rin si Kyrie, nakikita ko sa mga live niya minsan eh. Pero mukhang hindi ka naging option ngayon for Onyx. Actually, feeling ko they can take on the back siya nga in the side of Onyx. Ano? And kanina for Omega, naging maganda yung laban nila knowing na ang bilis nilang umikot. Ang daming movement speed na, na actually na-contribute yung lineup nila. No? Pero for Onyx, they're trying to put out the deny on the dashes, yung sustain ng Mashan at isang Fovius. So probably, pwedeng Lance? Lance no? Actually, no? Oh. Lance. Pwede rin Esme lumabas din dito. Kaya Butter, sabi mo nga, di ba? Ngayon na walang Fovius din dito, it's a possibility din. Well, sa side ng OMG, merong Dairoth na pwede silang kunin if ever mag-Esmeralda agad dito yung side ng Onyx. So I really doubt Onyx will do that. Ang gusto ko lang itanong sa kanila kung ano nga ba. Ay, well, tinanggal yung Dairoth. Eto na. Pwede sila mag-Esmeralda, pwede sila mag-Baksha. Actually, a lot of open heroes want to the side of Onyx. Oh! Grok! Inunahan na. Grok side lane ba to? Pwede. Or Baloy skin na Grok, pwede rin eh. Pero this po, maagang maaga pa, maaga pa. Maaga pa masyado. Maaga pa. Tingin ko yun yung isa sa mga advantage kapag Grok yung mga inuuna mo as a drafting, ano, as a starting pick eh, para sa side ng Onyx. Kasi yung Grok ngayon, hindi na siya yung one-sided na Grok na okay, tank ako. Ngayon, meron na siyang versatility na pwede siyang pang-deal ng damage pati pang-stun eh. So, tingin ko, sulit ka agad yung pick dito ng Onyx Philippines. But it will be an opener for OMG na makuha yung mga heroes na komportable din naman yung mga members. Nag-uusapan pa lang natin kanining Esmeralda, naging prior na ng Omega dito. Alam mo, yung combo actually na pwede ibigay for an assassin hero, Ling, maganda combo din yon. Pero for Onyx dito, Grok, na naging maganda nga sabi mo nga dito, TTZ, naging progress ka ng isang Glock for either kung maging side lane siya. Mm-hmm. Alam ko, nabuhat din ako ni Butters dito na naka-marksman emblem ng isang araw. Ano yun? Alam ko, nagamit mo tong Grok na to eh. Hindi, ano yun? Assassin Emblem. Assassin Emblem ba yun? Assassin Emblem yun. Anong emblem ginagamit mo to? Anong emblem? Nagamit ko nun, ano, Killing Spree. Tapos sabi nila nung kinalaro ko sila, new meta daw. Hindi nila alam, hindi ko lang na-set up yung high-end drive. So, parang okay yun ah. Oo, no? Isipin mo yun, pag naka-takedown ka ng isa, sobrang bilis mong maglakad libreng sprint na tapos wild charge ka. Sobrang bilis ng graph mo nun. Pero anong spell mo nun? Killing Spree ah. Ay, anong battle spell? Sprint. Diba? Bagay, diba? Pero, uy. Parang yun din kasi yung ginagamit ng mga Grok users ngayon this meta. Oh. Sprint talaga eh. Pero kasi, mapabilis. Tingin ko merong bagong variant yan eh. Merong Sprint Grok, meron din Flaker Grok. Kung isipin mo yung 1.5 second, matama mo lang yung ulo mo sa pader with a wild charge. Pati meron din kasing, meron din additional defense yung Flaker pagkatapos mong gamitin. So, tingin ko, pag post 5 Flaker, no? Tapos pag core or sabihin natin na side laners sprint. Pwede eh. Kung tutuusin, pwede rin eh. Possible. Possible. Tingnan natin dito kung ano yung gagawin ni Onyx Philippines with that Grok pick. Karina, Eve, Ling, Angela, Angeling combination. Tams Uranus ang binan ng side ng OMG. Denying heroes para kay Ryota. Habang side ng Onyx, ayaw nila bigyan ng hero dito si Kelra. Tinanggalan nila at tatanggalan pa ba nila ng isang hero? Side ng OMG and that's going to be a 1-1. Open dito yung Beatrix ha? For Omega and knowing yung Omega focused on the side lane na pwede maka-counter sang isang Esmeralda, talaga si-squeeze out nila pero they're really sticking to the point na ito ha, magic damage yun yung gantin nila for Igrak. Pero this opens possibilities also kung kukunin nga ba dito ng Beatrix either ni Onyx if ever. Pero this leaves also a good space for Omega to pick this marksman. Yeah, a big possibility. Pero isa sa mga napansin ko dito yung sa side ng Omega, yung last ban nila, actually, yung first and second, last three bans ng OMG is prioritizing or removing the heroes of Ryota sa XP lane. Gusto nila na magkaroon ng farm na maganda dito si Esmeralda all throughout. Kasi tingin ko, dun mag-rely yung OMG para mas ma-secure nila agad yung mga first objective. Eh. But Onyx, replying with the Brody and also, again, Hylos, tingin ko, raragasa din dito yung members ng Onyx. More on team fight talaga. Isipin mo, reward manipulation tapos may glorious pathway. XP lane. Yung mga takas nun. XP lane Hylos. XP lane Hylos. Dito ko nakikita kung bakit kinuha nila yung Claude, ay binan nila yung Claude at yung 1-1. Kasi isipin mo ah,
kung meron tong dalawang heroes na to, pwede silang pumunta sa backline and try to take down yung Brody and si Eve. Pwede nilang gawin na madali yun. Pero ngayon, dahil ang Onyx PH ay naka-Hylos pati naka-Grock, pinipersan nila na pumili ng isang marksman dito, yung side ng Omega, dahil sa Glorious Pathway tsaka Wild Charge. Para napakadaling abutin ng backlines dito. Yeah. Wow. Ang dami rin disabled ng nung Onyx Philippines. Again, yung Wild Charge may stun na, yung Law and Order plus yung damage ng Ring of Punishment ni Hylos mas pinalakas. And yeah, I completely agree. Medyo mahirap talaga. So, they need to move as a team side ng Onyx Philippines. Ang OMG naman last pick with a carry. Parang ang ganda ng ano eh ng band dito ng ano eh ng Onyx. Eh. Isipin mo ah, Claude pati ano pa yung isa pang marksman tinanggal nila. Tinanggal nila yung mga heroes na innate na kumukuha ng Demon Hunter Sword para maprotektahan nila lalo yung frontliner. Kaso yung reply ng OMG carry. Bakit? Bakit hindi ba pwede mag-Demon Hunter Sword ang isang carry TDZ? Pwede rin naman. Well, actually, yun pa nga yung isa pa nga sa mas nag-i-improve yung damage output ng isang carry kapag mayroon na siyang DHS eh, ng Demon Hunter Sword. Kasi every damage counts. Since yung ultimate ni carry, more on dalawang blades na yun eh. So it means dalawa twice kagad magpo-proc. Bukod pa dun sa passive na anti-tank heroes talaga ang isang carry. Actually, since you say that, OMG puts himself on a very good spot. Ang tanong, paano nila ilalayo si Balois Gatriota doon kay Carry. Let us see, as this is game number 2 ng ating series ngayong gabi. OMG, one game away from securing 3 points. Ito na ang best of 1 na pwede mabaliktad pa ng Onyx Philippines. Pero ngayon, kung hindi nga dito na-istorbo si Ryzen, na pagkuha dito ng purple niya, so nakaprayo sila, pero mabilis nakaikot dito si Kyrie. Pero nakita sila, hello pare, kamusta? Alam mo ngayon yung ginagawa dito ng pag-jungle ni Kyrie, vertical eh. Oo. Tama, alam mo, isa mo in-expect? Oh, and that line is going to be OMG taking another win on a fight. Pinag-usapan pa lang natin kanina kung paano naging vertical ang progress ni Kyrie, pero hindi ata to kinarap or pinakialaman ng Omega, pero napaka-aggressive naman ng ikot, TDZ. Close line from Baloyski. Again, napakagandang ikot doon. But nakikita natin kung ano yung isa sa mga weaknesses ng isang Karina. Eh, no? Kapag na-slow siya kaagad, yes, at hindi available yung Blade of Dance mo, yung first skill, yung Dance of Blades mo, hindi ka agad makaka-iwas. At yun yung kinakapitalize ng OMG. At napansin natin na yung Angela talaga na combination, pwede siyang pang front kaagad eh, o pang early skirmishes kaagad. Hindi niya kailangan ng level 4. And Morgi, primary target, Ryzen, Killer Instinct coming in. At yun yung gusto ng Ling eh, may makikitang mga low HP sa mga kung saan-saan. Maganda na rin ikot niya eh. And we can say na ngayon na mismo si Ryzen, ang dami na kong objective. Pwede siyang sumunod actually dito, pero Omega. Pero hinarangan mo yung punishment. At andito na si Hatred with the reward manipulation. Mapupunta yung curtain sa Onyx. And Kyrie gets back or gets even on the side of OMG. 2-2 ang score natin ngayon in terms of kills. Nanek advantage talaga ng Onyx dito na makuha yung turtle. Alam nila kanina na ako na lang kill sa taas si Ryzen. So the only way na pwedeng makabawi doon is by an objective turtle. Kasi it was actually parang some sort of sacrifice. Kasi it was kind, kailangan nila gawin din kasi knowing na mabilis ang ikot si Ryzen. Yes, and talking about ikot, mapapansin natin na ang bilis mag-wave, mag-clear ng wave dito ng Onyx sa middle lane. Again, yung power of nature, tapos yung void crystal dito ni Hatred, nakakapwera sa tuloy or nagkakaroon tuloy ng opportunity yung Onyx Philippines na bumisita sa ibang lane kasama yung position 4. So, pansin natin ha, Void Crystal, isang Power of Nature, Baloyski, iikot agad sila sa ibang lane, papunta dun sa may carry. So, OMG needs to be wary of this rotation para sa side ng Onyx para maprotekta nila si Kelra. Dito humihirap yung mundo ngayon, OSX si Kelra. Pag nandyan sila Baloy, kasi automatic, mag-titig yan, it's either mag-take ng turret, outer turret shields, or kukunin siya mismo yung buhay niya. Oo. Talaga mapipilitan sila. Alam mo yung combo nila ng early game, nagagamit talaga yun ng Onyx Philippines. And if ever Omega keeps reacting to these team fights, ang daming pwedeng malugi dito eh. So knowing na si Kela naging maayos na yung start niya ng early game, kung matutuloy-tuloy na ito, magiging magpantay yung laban. Kaso for Onyx,
Actually, ang taas nilang deny potential nila dito. Tinan mo, hinaharangan si Chakno, Vision, Baloyski. Ang daming nabibigyan information katulad nito. At si Baloyski pa ata ay nalagay sa alanganin. Ooh, Ryzen, yeah, getting caught out. Pero yung hard guard ay nandun na. Angela with the save on Ryzen. Ladies and gentlemen, OMG, punished Onyx doon sa kanilang pagmamaasim. Ang bilis ng rotation dito ng OMG. Kahit sabihin natin na wala sa teamfight, wala sa skirmish si Chakno, laki kaagad niya na pamprotektahan yung core hero nila. At napaaganda lang din ng timing na every time na mag-i-initiate yung Onyx, mapapadalawang isip sila eh. Na okay, kailangan ba natin i-commit to? Kaya ba natin i-sustain yung slow? Nagamit na ba natin yung mga ultimate natin? But this time, Onyx Philippines with a nice barrier na secure kaagad nila yung turtle. Hindi na lang lumaban doon si ano eh, si Ryzen, kasi alam niya wala din siyang retribution. Yun lang eh. Na-burn nga na mas maaga to give time or kumbaga mas nauna yung objective sa kanya ngayon na kailangan niyang mas mauna sa side ng isang Karina, knowing that mabilis na mag-clear ngayon si Kyrie. So doon lang yung makabawi doon is ikutan ng maaga. Objectives ko, kita mo ah, ang bilis umikot ni Ryzen sa mapa. Pati yung kabilang farm ng Onyx, kinuha na rin. And eto Max, ang naging target ni Baloyski. Wala siyang guardian barrier para nakakangan sa eto Max. And habang nangyayari yan lahat, habang kumi-vertical or kumakounter jungle dito si Kyrie, hindi niya alam na nakuwaan na rin siya ng buff ni Ryzen. Alam, mirror. Sinasalamin ng ano eh, sinasalamin ng OMG yung rotations din ng Onyx. Hindi rin pwedeng sila lang yung merong sagot. But the pressure is on sa side dito ng OMG. May kita nila lamang dito sa positioning ng Onyx. But it really depends on the initiation. Nagmamadali si Hatred ang kanyang main target. Tempest of Blades to get out. Hatred gumamit ng real world manipulation. And this might be the opening na hinahanap ng silent OMG. Baloyski with the one shot. Nahuli si Kelra. Kelra goes down. Kyrie with the clean up. Kinuha niya lang talaga. Sabi niya, kinda natin to. Atin na to. And Baloyski humakap pa. With the power of nature, Ryota still once more opening up the glorious pathway. Pero doon na yung sinyales. Natatakbo na kami pabalik. Ang ganda ng call doon ni Baloyski. Inintay niya munang sumanip doon si Chakno as an Angela kay Link. Alam nila kasi ng potential ngayon ng response potential ng isang Angela sa isang Link ay napakabilis. Pero kanina, hinintay nila munang magamit ang ultimate ngayon. At yung stun talaga ni Baloyski that made the play for Onyx Philippines. Yes, at maganda rin yung timers dito ng Onyx. Napansin nila, okay, mag-expire na yung ano, mag-expire na yung heart guard. Pwede na tayong umatake ulit. Even though nagamit na ni Hatred yung kanyang real world manipulation, they're respecting na isang target lang din naman yung hinahabol ng Onyx Philippines dito. Kahit medyo stalemate yung score, tingin ko mag-iiba yan pag umabot tayo ng 8 minutes onward. Kapag nakahanap na sila or pag nagsama-sama na sila as a team or as a group. And si Baloy at yung members of side ng Onyx, depende sila dito and Ryota. Holding the line. Ayaw talaga nila ibigay itong Torre sa may baba. Actually, kahit anong Torre naman at this stage of the game, ayaw mo na din makuha basta-basta lang. Tama eh. Alam mo, kailangan din nila protectahan to. Knowing na if these two towers sa mid tsaka sa bot mawala, ang daming pwede makuha ni Ryzen na resources against Kyrie. So, pwede nilang gawin dito is as much as possible, kailangan din nilang harangan yung mga ways na pwede nila silang makuha ang objective. Okay lang na pwedeng depensahan, kaso kailangan din bumawi ni Kyrie at any chance eh. Oo eh. Kumbaga parang ano yan eh. Since parehas kayo naka-Demon Hunter, mas priority nyo talaga yung mga jungle creeps, yung mga jungle creeps sa loob ng jungle ninyo. Kaya nakikita natin na parehas dalawang junglers, Kyrie and Ryzen, trying to go for the vertical jungle invade. Kasi alam nila na kailangan every creeps or every jungle creep counts kasi yun yung magpo-flow sa kanila ng momentum. Lumalamang ngayon sa level si Kyrie ng isang level dahil na rin sa mga rotation na ginawa niya nung early game pa lang. Kailangan maging sobra maingat din dito ng side ng Onyx. Nandito rin sila sa pwesta na to kanina and Baloyski nasa may hasap siya ng lahat. Talagang sinatayuan niya lang. Pinapakita niya ang lakas pero ng hampas pero sa may pinakaligoan. Oh my Marky? God! Marky! Almost rolling down! Ryota nasa may harapan at sinatang nila hot Kyrie cleaning up the shop para sa side ng Onyx at sabi nila hindi pa tayo tapos, pwede pa tayo nababa, Glorious Pathway will be used. Pero ang pinaka main idea lang nila doon is to push back OMG and get the mid lane turret. Ang ganda talaga na pag-zone dito ni Baloyski. Yung presensya pa lang niya, ang daming natitempt na mag-proc na gumamit na ultimate. Eto Max nag-reset, ginamit ng flicker to the point na nawawalan sila ng depensa to either tempt Onyx to fight back. So same thing for Onyx Philippines.
hinihintay nila na ma-drain mismo yung resources ng ultimates na side ng Omega. Talking about resources here, unti-unti nang lumalamang sa items. Dito yung Onyx Philippines Marquee, nakakuha na siya ng kanyang BOD, ng kanyang Blade of Despair. Moving towards a Malefic Roar to get that additional armor penetration. Pero si Hatred ang kinating nakita dito. Enchanted Talisman, doon kaya na siyang Ice King Wand. Every time na meron Team Fortress, oh, mag-up ulit. And that is going to be on him. Etamax going down. Ryzen with the damage of Blade. Nakahuli ng dalawa. Kakayanin pa yung damage dashboard. Hey, pero hindi nila matutumpa. Sabi ni Kari, ako na bahala dito. Bawasan nyo lang. Bawasan nyo lang, please. Ang ganda eh. Yung Ring of Punishment, bumabad yung mga members ng OMG sa area dito ni Ryota at tuluyan ang na-slow yung movement speed nila, hindi na silang makatakas after securing a kill kay Marquee. Kita natin dito sa ating replay. Again, look at position of, look at the position of Baloyski. Knocking up dito yung isang members dito ni Etomax. Wala na silang pang wave clear. Wala na silang magic AOE. Kaya nakahanap agad ng counterplay dito yung Onyx. Look at Renjo. Look at Ryota. Na-slow niya yung tatlong members. At si Renjo, kahit sabihin natin na kaya niya i-sustain yung damage dito gamit yung kanyang dance. Ang taas pa rin ng damage output na pwedeng ibato dito ng Onyx. May wall ni Baloyski. Nakita ko yung Omega. So, tumatakas pa eh. Eh, nakababat na dun mismo si Ryota eh. Ang tagal. Dinidray na dinidray. Parang quicksand. Parang kumuloy. Paano lalabanan yan? Eh, yung mga kabayo. Half human, half horse. Natatandaan mo. Alam mo yung mga games ngayon, di ba? Oo. Mga tumatalon. Tumatalon sa mga bakit yan. Paano mo lalabanan ng ganun? Eh, di ba kaya nga at talunan yun ng isang Yoka ba? So, ibig sabihin yan, eh, talagang ano, talagang ipit sila at that certain moment, doon sa sinet na trap ng Onyx Philippines. Pero OMG! Nahuli silang lumabas ng onte and that is going to be something na gusto pang usahan ang side ng Onyx Philippines. Eto Max, next target. And kay, well, nahigit ko kung ba't sila kagil kay Etomax, kung ba't nila gusto kunin yung kill. Kasi in a way, OSX, siya yung wave clear eh. Yeah. Siya yung kailangan talaga bantayan eh. Burst at the same time, may safety siya dito if ever siya yung ma-burst down una na meron siyang black shoes. At knowing na naka-magic worship to, ang daming pwedeng burst na pwede ibigay na sa side ng Omega. Tinan mo, two items TDZ, Enchanted Talisman, tapos Ice Queen Wand na rin. Magiging importante to setup ng Omega. Yep, Ice Queen Wand, pati Enchanted Talisman, ang bilis siya makakuha ng Glooms, ang bilis siya mag-slow. So yun talaga yung priority ng Onyx Philippines eh. Kasi tatlong heroes yung frontliners dito ng Onyx, yung mga melee na hero. So it means mas mabilis siya mapailand yung kanyang mga glooms, mapapotok yung kanyang mga bomba. Pati counter niya rin dito si Hatred kapag nag-reward manipulation. So kailangan taga nilang unahin at i-take down kagad si Etomax. Parang nangyari kanina, nung team fight, no? Nung na-take down nila si Etomax, lumang kagad ng Onyx. Siya lang talaga yung factor eh. Mm. Ngayon, dito pumapasok kasi yung Baloyski factor eh. Naka-flicker ano to eh, naka-flicker wild charge to eh. Hirap din. Parang tumatama, dumarating ba tayo sa point na kailangan nang gamitin itong flicker wild charge para matanggal si Etomax? Kasi si Etomax yung nagiging problema, si Etomax yung nagpapatagal eh. Ang tagal din nun ha, 1.8 seconds na stun sa wild charge. Nape-prevent mo agad yung Lilia na makapag, ano, yung makapag-black shoes eh. Delikado. Delikado to sa late game. Yung 1.5 seconds na yung TDZ, ang dami pwedeng ma-setup knowing na ang pwede makapag-soak lang dito ng damage either si Renzio. So, ang daming pwedeng parts na kailangan din ng Omega mag-react sa bawat laban na pwede gawin ng Onyx. Yeah. So, kailangan tagad silang ano, mag-counterplay. Well, it really works naman sa side ng OMG. Kailangan lang tagad nilang makahanap ng mag-setup. Kasi isipin na, pansinin natin na si Chuck nung naka-Angela lang ngayon. Yes, meron siyang disable pero wala siyang crowd control. Kailangan niya munang ipababad yung target sa lab strings bago ma-stun. Doon yung ano eh, yun yung nagiging problema sa side ng OMG. Parang kinukulang sila ng damage as of now. Now, I know, si Kelra may farm siya dito. Pero ang nagiging problema kasi hindi niya mapalo eh. Hindi niya mapalo yung finarm niya. Pati ano eh, kailangan taga ng ano eh, ng safety. Yes, makunat ka sa, well, sa mga core heroes dahil mo rin sa mga items. Pero kay Ling, parang kailangan mo taga magdalawang isip dahil sa nerf niya eh, sa rework na ginawa sa kanya. Hindi siya agad makaka... Hindi ba napunta parkour yun? Hindi napunta. Kaya Ling, yung buff? Naagaw. Naku, mukhang hindi. Nakuha yun eh. Nakuha. Hindi lang kasi nyo ni Ryzen. Hindi lang papakita kanina eh. Nagpakita na ngayon. And that's going to be Ryzen securing that buff. Alam mo, kung nakuha man yun, napaka-importanting factor yun, napaka-importanting point yun. Kasi kung nakuha man yun, that could be the end for the side of Omega. Dahil
kakapusin na sa NRG yung link mo at NRG cup yun, ayaw mo nun. Mahirap yun, hindi ka makakasyaw ng maayos. Mahirap ang... Oh, Baloy, with initiation and real world manipulation. Nagkabatuhan na ng mga ultimates and glorious pathway in between. Renzo, Falling Star Moon, para kahit papano ay makadepensa. And they will clear the waves. And Omega, whatever it is, kahit nawalan pa sila ng mga turrets doon, that is still, in my opinion, a win for them kasi hindi natapos ng Onyx Philippines yung laro. Kailangan dito bumawi din ng Omega. Kaya kanina, no, nasacrifice nila yung Lord, DDZ, mm-hmm. to the point na kailanganin din mismo ni Kelra din, knowing na yung these two heroes exactly could be actually dependent sa objective and as well as sa minions. Yeah. Kaso ngayon, no, this puts Omega to a trouble position na kailangan na din lumaban ng ano eh, a great defense also for Onyx para makapick up din sila. Yeah. Kailangan taga nilang makahanap ng opening dito. Kaso ang bilis kasi ng cooldown. Doon dalawang ultimates dito. Look at this, ito, Max. Black Juice and Winter Shanto! Tumba si Enjo, tumba si Aizen! And tumba din si Ryota! Kelra trying to fight! Pero grabe yung damage output na pinapakita dito na side ng Onyx. And ito, Max, the last man standing. Onto the side of OMG. Kaya panipensahan yung siege na gagawin ng Onyx. This is a 3v1 situation. 13 seconds. Kapag tumalik si Chakno, ni-reset niya. And wala pa siya ng physical damage. Baloy, he goes down. Chakno, 3 seconds. Renjo, 4 seconds. Hindi na abot. Ladies and gentlemen, we are heading to game number 3. Onyx talagang sinagot ang naging problema sa game number 1. Talagang dito natin nakita kung paano nila napagana mismo ang solution sa mismo composition ng Omega. Wow. Ang ganda ng adjustment dito ng Onyx. Dahil na rin dun sa... Meron ka ng real world manipulation, tapos meron ka pang glorious pathway. Yung double tank composition ng Onyx Philippines is really strong na dalawa sa mga pinataas or pina-buff na heroes ngayong patch yung nakuha nila. And nakikita natin ang hirap umalis sa real world manipulation pag merong latag ng carpet eh. Parang ano eh, parang so ang bagal mong tumakbo lalo pag umabot ka sa Ring of Punishment. Kumbaga yung carpet mo may carpet pa. May carpet pang isa pa, double layered carpet. Nadudulas ka pa. Oh, nadudulas ka mo sa dalawang carpet. Ganun kahirap tinatakbuhan mo eh. Isipin mo yun, na kapag nasama ka sa, kahit medyo hiwalay sila, hindi sila patong, mas malaki yung area or yung territory ng Onyx Philippines pag tumi-team fight compared sa OMG. Now, not gonna lie, yung carry pick was good. Mm. Carry, basically, counters every single hero or tank hero na meron sa side ng Onyx. Mm. Pamponit. Kaso, yun talaga yung naging problema eh. Kinakapos sa damage kasi hindi siya makapalo. Oh. And it's not Kelra's fault. It's more on yung heroes ng Onyx, hindi ka talaga papapaluin eh. Kahit humalap ka ng diskarte, mahihirapan at mahihirapan ka talaga. Yeah, at taas ng sustain actually ng composition ng Onyx Philippines kanina. And the only one to either sustain sa side ng Omega is could either si Renjo lang mag-isa. Kaso, pwede rin tumulong si Etomax kaso namawalan sila ng burst power na pwede mabawasan dito yung tankiness ng lineup ng Onyx. Pero that was a clear answer kung paano nga ba. Kasi mga tinisi kanina, counterplay really mattered from game 1, from yeah. the early game pa lang. Oo. Well, to answer the question ni Butters kanina, kasi kapag marksman ka, dalawa lang naman yung option mo eh. Kung tumakbo ka o aatake ka. Kasi yun yung main damage mo. Yun yung ways mo na makapag-deal ng damage, especially for Akari, is may basic attack. So, kapag na-close ka agad ng gap ng Onyx Philippines, yeah. yung gap mo sa carry, hindi ka na makakatakbo eh. Hindi ka makaka-atake. So, tingin ko isa rin factor yun kung bakit hindi ka agad nakakapalo yung carry dito. Lagi siyang napupwersa na tumakbo. Ito din yung nakikita ko eh. Kaya ba nila tinanggal yung Claude? Pati yung 1-1. Para dumating sa point si Kelra na pumili ng isang hero na tingin nilang tama naman, pero ang hirap i-pull off. Kasi uh-huh. kung isipin mo, kung naka-1-1 siya dito, makapalo siya 3 beses, matanggal niya yung mga triangle, yung passive, matrigger niya yung passive, automatic aangat na siya. Kahit humarap siya ng todo doon, may tutumba talaga sa kanya because of the crossbow of tank. Pero, it didn't happen here. Kasi, ang nangyari for OMG, tinanggalan ng heroes dito si Kelra, tapos, binigyan pa ng isang mahirap na, sabihin natin, draft.